mga OPM icons indeed. Para po kay, bati po muna kayo sa inyong mga fans. Go ahead. First, thank you for having us. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga VST fans. Thank you for inviting us here. Dito ay Malilin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Enjoy po natin panonood dito sa Kada Umaga. Yes! Sir Pete! Hello girls. Maraming salamat sa pagkakataon ito. At magandang umaga sa mga nanonood ng Kada Umaga. At si Sir John po. Yes, my second time here. And magandang umaga mga kada. Dito na naman kami kasama ko mga kaibigan ko. Masayang panonood sa inyo lahat. Kamusta po ang feeling to be performing? Have you guys been performing consistently through the years po ba? Or meron po ba talagang tinawag at hinila to go back to performing on stage? Well, after COVID, talaga nagkaroon ng surge of performances. Yes! You know? So, happy kami lahat dahil tuloy-tuloy na ulit. Oo. Still alive. Meron po still mga cobwebs na nilinis, mga ganyan. Actually, kami nga, ngayon, sa ngayon, bumubuo kami ng panibagong grupo para ipagpatuloy ang, siyempre, OPM. Yes. Kinakailangan, tangkilikin natin yan eh. Tama. Ang sarili nating musika. Oo. Yeah. As a matter of fact, parang nararamdaman niyo po ba na parang nagkakaroon talaga ng resurgence in sa ating OPM scene with the likes of our Pinoy rock bands na sumisikat din. Kaya talagang nagiging livelier ang music scene dito sa ating bansa. But how does it feel to be performing with each other when once upon a time, eh, meron po kayong sariling mga banda in the 80s? 70s? Mas maganda na mag-air on the same time. Aminin. Actually, the more the merrier. Opo. Totoo po yan. The best talaga ang OPM. Kahit saan mo dalhin yan. Kilalang-kilala ang Pilipino. Oo. Kayo po ba dati, would you say that there was competition between you guys before? Since you were all talagang super popular, pioneers, proponents of OPM music, lalo na po ang VST, talaga namang hanggang ngayon, sa lahat ng party, yung parang nang kinakanta. Well, pagka nagsama-sama kasi mga Pilipino, pagka yung, alam mo, reunion, pagka may tugtugang disco at OPM, eh talagang automatic. Kasama kami ro. Riot na yan. Automatic. Automatic. Oo, pero wala naman pong naging competition sa inyo back then. Wala naman kasi mga... Walang away-away. Wala kasi magkakaibigan naman kami lahat. Ganon. Totoo ba yon, Sir Mali? Bakit iba yung kwento sa akin dati ng mga kasama ko sa noontime show? Mamaya, after nito, pinapapansinin yan. Actually, part of the ano lang yun, promo. Kuno. Promo. Para mas maraming manood. Interest lang. But otherwise, exactly. Paglabas namin sa show, magkakaibigan kami, you know? Yes. And, parang healthy yung rivalry. We welcome the competition. Para lang gumaling ang isa't isa, di ba? Yun ang tama. Para lang ma-challenge. Oo. To Sir Edwin and to Sir John, mga finalists po sila ng malalaking sing competition. How does it feel to be performing with such legends as these? Kaya nga eh. Well, for me, personally, it's really indeed an honor and privilege. Katabi ko ngayon si Pete. Oo, di ba? Si Mali. Hindi ko akalain na I will be performing with them. Uh-huh. Kasi maliit pa ako, pinapalot ko sila. Tama ka. Grabe! Bata pa tayo na. Bata pa tayo, pinapalot ko natin sila. Malaki ka na ngayon. Oo. Joke lang. Si Sir Edwin, ano po ang pakiramdam na parang ito po yung mga siguro ginagaya nyo before, tapos ngayon yes. Kasama nyo na sa isang entablado. Lalo na ako na isang banker, no? Ah. Banker turned actor wow. And singer. Karangalan ko na makasama silang lahat. Aha. Actually, hindi lang ang VST o Hagibis.
pati si Maestro nito ay ng Abracadabra at si Maestro John Raymundo. Yes. Kumbaga sila yung talagang yung dugo nila pag nakita mo puro nota eh. Tsaka mga musikero talaga yung mga yan eh. Oo. Oh, oh. Ako sabit lang. Actually mga old timers lahat 'yan. Mm-hmm. Yes. Mga veterano, they've been performing sa mga gigs. Yes. You know, yung mga regular shows. Aha. So, maliit lang naman kasi community ng mga musicians yes. saka performers. Yes. So, through time, we get to know each other better. Aha. Yeah. So, minsan, magkakasama rin kami sa show. Ganun. Sa shows, yes. Oo. Paano nyo minimaintain ang inyong mga boses? Sir Pete, kayo po, parang, hindi po ba... Ay. Diba? Parang through time, ang mga boses bumababa. May mga time na medyo mababa ang boses mo, lalo na pag walang tulog. Importante sa isang singer ay maraming tulog. At higit sa lahat, lalo na sa hag-ibis, sumunod ka lang sa asawa mo. Pag sinamang maglaba ka, habang naglalaba kami, kumakanta. Habang naliligo. Macho hindi ko akalain ha. Sobrang macho na mga ng mga songs ng Hagibis ha. Oo. Actually, we if you don't mind, we have a show coming up. Yes, mamaya na po yun. Oh, okay. Magbabalik tanaw muna tayo. Kaya, pupuntahan po natin yan kasi meron po tayong mga pictures dito na papakita namin sa inyo at dito po magmumula ang ating kwentuhan. Kaya, puntahan po natin ang pick kwento number one natin. Ano bang nandyan? Let's take a look. Ta-da! Ang ganda! Ganda ng kwento ng black screen. Ito, papakita ko na lang po sa inyo nandito sa aking script. Ito po. Yun. Ayan! Alam nyo, yung kuya ko merong ganyan eh. Meron siyang vinyl niyang album na yan eh. Oh, kasama yan yung mga unang album ng Hagibis, yung Katawan, yan yun. Pero yung time na yan, wala pa ako kasi nung nag-revive yung Hagibis, ako yung pumalit doon kay Mon Picasso. Oh. Gusto ko lang batiin pala sila Mike Raspal and Georgie Garcia and Mon Picasso na sa US. Saka sa kay Kuya Sonny Parsons na namayapan na rin sa Bernie Finanza. So, nag-change pula po ng mga members. Yes, nag-comeback sila ng Pia noong 2007. Oo. Mm-hmm. So, kasama na ako doon. Na-revive. Oh. Nag-reunion concert. Oo. Pero gaya po nang nabanggit natin kanina, ang Hagibis po ang pinakaunang Pinoy boy band. At lagi po silang inihahantulad sa Village People. Village People. Doon nag-pattern yun, 1979. Oo, kaya po parang meron kayong mga karakter, ano? Merong, ano po ba? May mga police or parang sa Village may People, cowboy, may Native writer, American, merong construction worker. Actually, wala pa kaming naghahanap kami ng native talaga ng Pinoy. Yung nakabag. Aha. Hindi kayo nakahanap. Walang gusto. Pero, kilala kayo sa mga macho songs ninyo, di ba? Yes, back in the day, pwede pa yun. Pero in this day and age, ano po masasabi ninyo? Pwede pa po ba yun or hindi na? Pwede pa rin kasi hindi naman mawawala ang awitin ng Hagibis. Pero ngayon, may konti kami shift doon na love song na. Kasi dati, poor part ng katawan. Pero ngayon, puso na namin ang pinahiral. Tulad ng may bago kaming awitin na gawa pa rin ng ating legend na si Mike Hanopol. Sa aking pag-uwi ay yung title nun. Oh. So, parang na-inlove ako. Nag-evolve na rin po, kahit pa paano. Yes, yes. Oo, para sa mga woke nating mga kada. Opo. Oo. Okay, pick kwento number two. Let's take a look. Sino naman ito? Ayun, no? Nasaan ka dyan, Sir Malik? Ako yung naka-afro dun sa taas. Wow! Yeah. Ang ganda ng hair! Oo, uso kasi noon yan. Yan talaga buhok ko yan. Pero ngayon, dahil nag-global warming, medyo... cannot be avoided. Oo, nakakatawa kasi tinatanong sa akin ng writer ko kung ano daw ibig sabihin ng VST. Sabi ko, hello, Vicente Soto III. Hindi no, ba? Actually, it's Vic
Spanky and Tito. Ayun. Sila ano conceptualized ng VST. Oo. In response to the boyfriend. Yun na nga. Kaya akala ko may rivalry. It was a friendly rivalry. Friendly rivalry. Oh, it was good for the industry dahil kaya nabuo ang VST dahil gusto namin sagutin ang boyfriends dun sa rival Octo Arts. Bicor kami nun eh. Oo. Yun. So nag si Tito Sen kasi executive ng Vicor. Yeah, he was head of production. So, kinailangan niyang mag-produce ng mga albums na kikita as much as the boyfriends did for Octo Arts. Tama correct. Po ba ang aking history? Yeah, the trivia behind it, lumabas ang Octo Arts ng boyfriends ng ikaw ang aking mahal. Ah, yun. Sumuya, bakit labis kita? Bakit labis? Dahil mahal kita. Tapos, ang response nyo doon ay ikaw ang aking mahal. Na hanggang ngayon, pag naririnig mo talaga, tumatayo yung mga balahibo mo eh, no? Na saksakilig, ah. Hindi po sa... Tapos, bakit nga ba po, balita ko, ang VST ang isa sa pinakamahal daw pong sumingil ng royalties magpakahanggang ngayon. Until now na lang. Kasi when you say royalties, yan yung benta ng album or single at that time. So I think since that time, 70s hanggang ngayon, maganda ang benta ng CDs, no? Pero pagdating, pag singil sa TF, we call it TF, mm-hmm. talent fee ng banda, noon, konti lang naman kasi ang banda noon na you know, sumikat kagaya sa amin dahil we had two films with TVJ. Uh-oh. You know, so malakas ang benta namin noon. You know, so popular yung VST. So malakas sumingil ng talent fee. Hindi yun ang royalties. Yeah. Noon po yun. Okay, pick kwento number 3. Puntahan natin. Sino naman itong mga... na-unearth? Anong picture yung na-unearth sa mga baul? Kaya mo na. Umami na po. Abracadabra eh. Ito po ay... boyfriends po ba to? Hindi, actually abracadabra yan. Abracadabra. Drummer din kasi ako ng boyfriends. So, dalawa kasi yung band ko eh. Wow. So, yun nga, yung BST nung araw, sila yung kompetensya namin. Ako yung nagdrum doon. Kasama ko dito sila, Gary, Bob Guzman, at saka yung kapatid ko, si Jun Malilin. How does it feel na parang nagiging anthem ng buhay ng mga Pinoy ang mga kantang ginawa ninyo? Ako eh, talagang iba talaga yung original eh. Yung, siguro dahil sa lyrics, maganda yung message ng kanta, ganyan. And yun lang. Nice. Makanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye.